guys! Welcome back to my channel! Isa sa pinaka-importante, isa sa pinaka-masaya at memorable siguro na maranasan ko sa vlog ko kasama yung family. Super saya kasi kasama si Mama at si Papa yung mga pamangkin ko. Let's see kung ano mangyayari! Hello mga kamata! Good morning and advance! Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat! Keep safe everyone! For today's vlog, makakasama ko yung sister ko. Nakita niyo na siya before sa question and answer ko nung nag-resort kami. And ngayon, first time niyo siya makikita as kami dalawa lang na makakasama ko talaga sa vlog. Last month kasi, naglambing siya na baka pwede daw mag-day kami before Christmas. Ganun. Eh, ang hirap kasi ng schedule ko kasi panggabi ako. At ang pinaka ano ko lang is Sunday. So, since malapit na magpasko, yun, kailangan natin magbigay ng oras sa ate ko kasi naglalambing siya ng bonggang-bongga. Night shift ako and then ngayon, nag-aantay lang ako mag-out. Sunday na po ngayon. After nun is magkikita kami dun sa meeting place. Ibig sabihin, magde-date kami and then wala pa akong tulog. So good luck sa akin, sana hindi ako mag-collapse. Medyo kinakabahan ako ngayon kasi mukhang may mangyayaring budulan. Mukhang may mangyayaring gastusan po ngayong araw na to. Pero sige, since ngayon ko lang din naman siya makakasama sa vlog ko, eh kung napapansin niyo yung mga previous vlog ko, yung mga pamangkin ko sa Palau, yung mga kasama ko, kapatid ko, ngayon ko lang siya makikita as kaming dalawa. Medyo excited ako na kinakabahan. Kaya, nag-prepare tayo ng kaunti ang pera para sa gastusan natin ngayon, mga kamata. Good luck sa akin. As in, good luck sa akin. So, magdi-date kami ng puyat ako, tapos mag-exert ako ng effort sa kapatid ko. Tapos, sana hindi ganun siya ka-harsh sa akin sa mangyayari ngayon. Let's see. Isasama ko kayo kung anong mangyayari ngayon, mga kamata. Hello mga kamata, so nandito na ako sa meeting place. As of this moment, wala pa yung ate ko. Naantay ko pa siya. Kasi baka pag umalis ako dito sa pesta, baka mawala yung ate ko. So antay-antayin lang natin siya, tapos ipapakita ko na sa inyo. Ayan na po ang napakaganda kong ate at ang lamig-lamig na ka-short. Okay, saan na tayo pupunta? Saan mo gustong kumain? Kailangan may specific kung saan mo gustong kumain. Wala ditong kakainan na kahit saan yung pangalan. Jolly or McDo. Okay, let's go! Waiting na ako. Ako na yung kasunod kay Kuya. So, yan. Okay, so nandito na kami. Nag-antay na kami dumating yung order. Mamaya bababa na ako. So, dito kami pumesa sa second floor kasi sobrang init doon sa baba. Yan, sexy ng ate ko. Pareho kami ng order. Yan. Excited ka na? Sobrang mahihain niya. So, yan. Nag-aabang na tayo ng order natin. 3, 4, 5. So, sa monitor ay... Wala pa. Ayun na po ang ate ko. Sis! Ngiti-ngiti. Naiiyak ka sa kagagawad mo. Gusto mo yan eh. So, pareho kami ng order. Yung in-order po namin yung pang-breakfast. Spicy chicken with egg. Tapos, meron po kami... Coffee. Yeah. Let's eat na po.
tapos na akong kumain, inaubos ko na lang yung coffee ko, at si ate ay still kumakain pa din siya. So mamaya tatanungin natin siya kung anong next plan niya. So ngayon medyo okay-okay pa naman kasi konti pa lang naman yung nagagastos natin. For breakfast pa lang naman. So sarado pa din yung SM kaya hindi ko alam kung ano yung plano niya. Hi mga kamata! So ngayon tapos na kaming kumain and konti kwentuhan lang kami. Tatanungin natin siya kung saan na yung next na balak niya. Since medyo inaantok na ako. Sure! Saan na tayo? Salon time na guys. Wala sarado pa mga salon. Pandemic. Oh. Mga kamata at yung ate ko ay next daw na pupuntahan ay salon. Budol tong ate ko. Baka gusto niyo ng ate, pwede kong ibigay libreng-libre. Hello mga kamata. So ngayon dinala ko dito yung aking ate sa salon kung saan ako lagi nagpupunta. So, ito yung The Star Salon. Kita nyo naman sa previous vlog ko. So, dito talaga ako napunta. And, 8:30 pa yung open nila. So, meron pang ilang minutes. Kaya, baka dito na muna ako umidlip habang nag-aantay kay Madam. Tiga Madam. Kaya, after nitong salon na to, wala na. Butas na po yung bulsa ni Nurse. Wala na po. Wala na pong matitira sa akin. Kasi, pag may kapatid kang budol, wala kang magagawa. Kaya, baka talaga meron naghaharap sa inyo mga kapatid, pwede ko pong ibenta yung kapatid ko. O kaya, ilibre na lang po. Yan. Total, mauubos naman din po ang laman ng bangko nyo pag ito po yung kapatid nyo. O, next year ulit. Mukha pa na, mukha mo naman, ate. Aba, taon-taon. Ako pala yung magsusuporta sa iyo ng pampareband mo. Ako pa. Kapal eh. Ate, saka ka na, ate. Anong message mo kaya, Teresa? Ate, ako muna. Kailan magpaganda. Ikaw, parang gumanda naman ako. Kahit yung hair ko. Tapos ka na magtampo. Nakakaya naman sa ate ko. Parang feeling dalaga. Ang puti niya, guys, no? Mas maputi talaga siya. Siya ang pinakamaputi. Ikaw ba pinakamaputi sa mga babae? No? Oh. Oh, sana oh. Ay, son. Take love ba naman yung pinagbilihin? Abang-abang lang tayo. Mamaya bibidyohan ko yung ate ko habang nagpapa salon siya. Tapos ako lang uupo. Tapos kapag inantok ako, ilip ako. Since galing pa ako ng night shift. Ganun nga kapag may kapatid kang budol tapos walang pakundangan. Galing ka pang panggabing duty tapos agad-agad bubuduling ka na. Pupuyating ka pa. Papagurin ka pa. So, nandito na kami sa loob. Pinapasok na kami. At yan. So, sobrang prepared ng ate ko kasi meron na siyang picture na sinend sa akin, pinakita at gusto niya daw ng ganong design. So, tatanungin natin si Sir Ed, kasi Sir Ed yung nagagawa sa buhok ko. Meron silang ganong available na color at yun, magpapaikli siya ng buhok. Pero hindi naman super ikli, babawasan niya lang kasi sobrang haba na ng buhok niya. Yeah. Anong nararamdaman mo? Hi. Dapat hanggang dito yung buhok mo. Hindi, mas maganda yun kasi mas nakakabata. Inaantay lang namin si Sir Ed. Haba-haba na kasi ng buhok ang pangalaman. Mga kamata, ayun na po yung ate ko. Siya na po yung... Sinashampoo na po ang kanyang hair. Yeah. Sobrang excited niya na. Iyan na po ang ate ko. Yan. Abak ka naman. Madam na madam ah. Samantalang ako yung nag-aantay sa'yo dito hanggang mamaya. Kagaling naman ang ate ko. Paka-sexy ah ba? Super excited na po niyan. Kasi gusto niya po kasi is before daw magpasko ay apakaganda niya. Kaso, ang hindi maganda doon ay ako ay binudol niya. Hindi ko po alam kung anong plano niya after po nito. Huwag naman po sanang makarating pa kami ng SM. At naku, kahiyahiya naman sa iyo, aking kapatid. Hello? Sis? Ayan na po. Kasalukuyan na pong binoblower ang mata ng ang buhok ng aking kapatid.
Baka naman, madam na madam yan. Okay. Hello. Wow. Excited, Yorn. Dalam tayo dito. Tayo lang yung tagabayad. Makakaya naman. So hanggang mamaya. Excited ba yan? Hindi na po yung ate ko. Ayan. Nilalagyan niya siya ng something sa buhok niya. Tuwan-tuwa na yan. Yan po siya. Behave na behave po. Habang ako dito ay nagsasuffer. Charot na. Sa upuan, nag-aantay tayo kung ano oras matatapos si ano, si Ate Ben. At yun na si Sir Ed, dumating na. Yuhu! Yun po mga kamata, isang oras na pong nakalipas. Ang aking kapatid ay ayun po. Natutulala na po siya. Ayan. So, ito. Medyo dumadami na po ang customer ni Sir Ed. Lahat po yan kay Sir Ed. Ayun po si Sir Ed. Very nice kasing gumawa si Sir Ed, guys. So, highly recommended. Sa mga gusto pong magpaganda, magpa-parlor, magpaganda ng hair, pamper day, yan. Dito po kayo sa The Star Salon. Lalagay ko po yung description box below, at ilalagay ko din po dito yung Facebook page. Ayan, yan yung Facebook page po ng The Star Salon. Ano po ang ating madam? Hindi pa naman po ako inaantok, mga kamata. So, abang-abang tayo. Siguro mga mamayang hapon pa tayo. Kailangan dilat na dilat ang mata natin. Nako, ang hirap kapag may kapatid kang budol. Babantayin. May iiwan na kita dito, pupunta akong SM. Ano? Oo. Mga babalik ako mga alas 5. Joke na! Hello mga kamata. So almost magpupunga hours na ako nag-aantay sa ate ko. Yes! Nandito na ako. At least makakapag-rest ako kahit pa paano. Pero hindi pa naman ako inaan ko. Ayun. Antayin natin siyang matapos. Kunwari magpapaawa ako na inaantok na ako para matapos na itong budulan na nangyayari. Lumabas po muna ako kasi dumating na po si my love. So, nandito na siya para sunduin po ako. Para sumabay daw po. Para sunduin ako para makasabay po sa kanya pagbubay. Kasi po baka daw po mag-collapse po ako. Kaya, thank you po. Naantay na lang po namin si Ate Bea matapos kasi super duper tagal niya. As in, ngayon po, 7 hours na po akong nag-aantay sa kanya. Nakatulog na po ako sa loob ng salon. Ngayon, gumising na po ako kasi dumating na si Love. Tumawag po siya para sunduin nga po ako. Yan. I update ko po kayo mamaya kung anong mangyayari po sa kanya. Kung ilang oras pa po ako mag-aantay sa kanya dito. At ayaw niya pong iwan. Ngayon po lumabas lang po ako sa net. Abay, ayaw niya pong maiwan.
Ganun po. Takot na takot po siyang mag-isa, mga kamata. Kaya, see you. Hello, mga kamata. So, it's almost 9 hours na kami nag-aantay kay Ate Rachel. Ako lang pala. Magkakating lang ng baby. At, hindi ko alam kung anong oras kami makaka-uwi. Nag-aabong pa din kami. At yan, kita nyo naman yung mata ko. Wala pang tulog. May isa, nag-aantay. Ayan na po, hindi namin alam kung ano oras kami makaka-uwi. Hindi naman pwede namin hayaan si Ate Bem na mag-isa dito. So, ibig sabihin, wala ang bata. Hindi na ako matutulog. Matutulala na talaga ako. Good luck. Pag ako talaga, Rubili, nag-collapse, sinasabi ko talaga sa iyo. Mga nalalaman mo sa buhay, ha? Sinasabi ko sa iyo. Nagpapaalam na ako sa iyo. Ayaw mo kong payagan umuwi. Mm-hmm.